Sama atin po ang biyaya, wahabag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksang inihanda sa araw na ito ay hindi dito sa Mateo 16:27 hanggang 28. Ano po ba yung audience relevance? Para doon sa kaalaman ng marami ho, yung salitang audience relevance ay tumutukoy doon sa mga tao na kausap niya nung panahong yon. Yung bang sila ho yung kausap at hindi tayong mga nasa 21st century. Yun po ibig sabihin ng salitang audience relevance. Yung mga alagad na kausap niya o kaya yung mga Hudyo na kausap niya nung first century. So, dito makikita natin na the scripture are not written for to us. They are for us, but they were not written to us. Ano ibig sabihin nun? Ano katulad nitong 16:27 ng Mateo na ito kasi yung sinasabi nila na second coming. Ayan. Dito makikita natin na talagang walang mangyayari na second coming na sinasabi nila. Ano ho? Yung sinabing pagpapakita niya at napakalaki yung issue nito sapagkat lahat halos ng reliyon na ang paniniwala talagang darating siya. Sa ikalawang pagkakataon, sabi nila, na yung mga panahon na yon ay hahatol si Kristo. Ang doktrina kasi nila pagbaba niya, pagdating dito, sa loob ng 1,000 taon, di umano, makakasama niya yung kanyang mga banal, and then pagkatapos ng 1,000 taon, hahatulan niya na yung mga tao. At yung mga masasama, ibubulid na sa impyerno or dagat-dagat ang apoy. Yan yung kanilang aral o doktrina. Pero tunghayan natin dito sa ating pag-aaralan na tama ba ho yung kanilang sinasabi o aral o doktrina hinggil dun sa kanyang muling pagparito. Tingnan niyo ha. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagaybibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang tingnan natin, no, sino ba yung kausap niya rito? Ano? Ayan, doon sa 24. Tatas lang natin yung 24, malalaman natin kung sino yung kausap. Hindi ho tayo mga nasa 21st siglo ang kausap niya rito. Ito, maliwanag ko ito yung nasa 24, Mateo 16:24. Ito ho yung kausap niya nung sinabi niya doon sa 27. Ayan. Babasahin ko muna ho yung 24. Na magagaling sinabi ni Yahweh siya ay sa kanyang mga alagad. Kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, gusto kong liwanagin ho ito, emphasis, na ang kausap niya rito ay yung kanyang mga alagad. Ano? Pabalikan na ho natin yung ating paksa. 28. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga alagad, may ilan sa nakatayo rito. Sino? Sa mga alagad, na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. So, maliwanag dito na may ilan ang wika sa nangakatayo rito. Sabi doon sa mga alagad, ah, may ilan doon sa mga alagad. Oh, na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Kung i-apply ho natin ito, kaya nga ginamit natin yung audience relevance para ipakita natin na sino ba yung kausap niya nung time na yon? Hindi ba yung kanyang mga alagad? Ngayon, ang sabi niya doon sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito. Sabi niya,
hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang, sino? Doon sa mga alagad. Ha? Na makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Hindi natin pwedeng i-apply sa panahon natin to. Bakit to? Eh, 2019 po tayo ngayon. Oh? Samantalang ang kausap niya rito ay yung kanyang mga alagad. Ano? Ayan. Para lang makita ho natin yung sinasabi ng kasulatan. Ibig po ba sabihin, pag i-apply natin ito, sa panahon natin ngayon, lalabas yung mga alagad, 2,000 taon na. Nabuhay pa. Kasi ang kausap niya rito, yung mga alagad ho eh. Oh. Hindi ba isang, sabihin natin na katawa-tawang aral ito, sapagkat, biro mo hanggang ngayon, ang kausap niya, yung kanya mga alagad, at pagkatapos, sasabihin ni Hawashay, na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita. Yung sabihin, buhay pa yung mga ilan doon sa mga alagad hanggang sa ngayon. At patuloy na nag-aantay pa rin sila doon sa pagparito niya, literally. Hindi ho ganon ang binabanggit dyan sa kasulatan. Kaya nga, hindi haka-haka kundi yung facts na tinatawag. Ano, hindi ho hearsay. Kasi nagpasalinsalin na ho eh, nagpasalinsalin na sa iba't ibang bibig. Yung second coming na yan, hindi pa ho kumana ng palataya. Ano na ho yan eh, talagang given na talagang naging aral na ng mga relihiyon yan, yung second coming na yan. Ano? Kaya nga ho doon sa aking intro, mapapansin nyo doon na batay sa kasulatan at hindi haka-haka at sariling paliwanag. Ayun, nakalagay doon sa aking intro. Ngayon, isa pa ho. Ayun, yung 8038 to 91. Sapagkat ang sino mang magmakaya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito. Tinutukoy niya yung lahing ito nung unang siglo na mapangalo niya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. 32 yan. 9:1. At sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. So, pinipinpoint dito ni Marcos na there be some of them that stand here. Alin ho yun? From this generation which shall not taste of death. Ano? Oh, ito, yung balikan natin, yung 38. Ayan o, sapagkat ang sino mang magmakaya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito, ito yung lahing ito na sinasabi niya, nung time na sinasabi niya, nung unang siglo. Ano? Isa pa ho, doon sa 9:26-27 ng Lucas. Sapagkat sino mang magmakaya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kalwalatian at sa kalwalatian ng ama at ng mga banal na anghel. 27. Datapot katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos. Maliwanag ko yung sinabi ni Mateo, ni Marcos, at saka ni Lucas. Kakaisa ho sila eh. No? Na may ilan sa mga nakatayo. Kailan? Nung unang siglo. Ho? Kaya nga sinasabi niya to say that when he said this generation,
He was speaking of a generation that would be living more than 2,000 years in the future. Eh, hindi ho ganun. Huh? Eh, kasi, hindi ganun ang pagkakasabi niya eh. Kasi yan, inilagay nila, yung talatang iyan, na darating siya beyond. Ibig sabihin, makalipas. Kaya nga ang dami nga ho nag-aantay eh. Ang dami nag-aantay dyan sa pagbabalik na yan eh. Huh? Pero hindi nila nakita yung sinasabi niya. Kaya pagka binalikan natin yung Mateo, sabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito. Sinong tinutukoy niya ho? Yung mga alagad. Ano ho? Sa anong paraan ng kamatayan, matitikman sa anong paraan ng kamatayan, hanggang sa makita nila ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang karyan. So, ibig sabihin, hindi mangyayari yung sinasabi nila na darating ang Kristo. Eh, 2019 ho tayo ngayon. 21st century ho tayo ngayon. Hanggang kailan mag-aantay ang napakarami? Hanggang kailan? Ano? Hanggang kailan ninyo paasahin ang napakaraming tao? Doon sa sinasabi niyong pagdating. Ito'y sinabi niya, kaharap ang mga alagad, pati yung mga henerasyon nung time na yon. Huh? So, kaya dito maliwanag na marami ho ang napadala dyan sa aral na yan. Ano? Marami ang naniniwala pa rin dun sa second coming na sinasabi niya, physically na pagdating niya. Tatandaan niyo na si Hawasiay ay bumalik na dun sa pagiging espirito. Ano? E tinanin niyo ho. Hindi ho na mangyayari yung sinasabi nila. Biro mo, pinaasa niyo yung mga, lalo na dito mga mangaral na ito. Ayan ho. Eto. 2 Corinthians 3.17, ngayon ang Panginoon. Sabi ni Pablo, ay siyang espirito at kung saan naroon ang espirito ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Oh, pagka inilagay mo ito sa the scripture 2009, now Yahweh is the Spirit. And where the Spirit of Yahweh is, there is freedom. So may mangyayari pa ho ba? Wala na ho yung mangyayari na sinasabi nilang second coming. Napaasa nila yung mga tao o yung mga miyembro nila dun sa wala. At may kapirasong intimidation ho yan o pananakot dun sa mga miyembro. Na ang wika, pagdating ni Kristo, o lahat ng wika ng mga hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, o impyerno na kayo, o yan ang intimidation ho doon. Hindi ho ba? Which is, hindi naman ganon. Ano? Ang tao, pagka namatay, either masama ka at mabuti, o balik ka lang sa alabok. Pero doon sa mga masama, eh, hanggang doon ka na lang. Di ba? So, maliwanag ko ha, maliwanag yung ating pinupunto rito na walang mangyayari or magaganap na sinasabi yung sinasabi nilang second coming. Sapagkat maliwanag na sinasabi din ni Mateo doon sa sulat niya na ayan o. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkay bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Iniisip kasi nila, ito ay literal na mangyayari na kumbaga literal na makikita. Eh, paano nga mangyayari yun? Eh, samantalang bumalik na siya dun sa pagiging espiritu, bumalik na siya dun sa pagiging ama. Eh, sinasabi niya dito, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Ano ba yun? Literally na, or visibly? Hindi ho ah. Ano ba yung, hindi ho ba ang Diyos ay espiritu? Ano ba yung kanyang kaharian o yung realm? Pwede ho ba yung makita, yung ito ho ba yung katulad ng paghahari ng isang tao na may isang literal na hari? Hindi ho ganun.
Kaya nga ang sinasabi niya, sa laman, walang anumang pinakikinabang ang aking mga sinasalita sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. So wala ho. Huwag na ho kayong umasa doon sa itinuturo ng inyong ministro, pastor, o pare, o brother, na nagtuturo sa inyo na merong pagparitong mangyayari pa. At saka doon hahatulan. Hindi ho. Pagkamatay nyo lang ho yung hatol sa inyo, kasunod nyo na kaagad. May inihatol na ho sa inyo kaagad. Pagkamatay nyo pa lang, kasunod nyo na kaagad yung hatol. Hmm. Kaya nga, dapat ang tao maging banal habang buhay. Hindi ka naman magiging banal kung ikaw ay namatay na. Wala na ho. Walang mangyayaring ganun. Ang tao, binabanal habang buhay. Ano? Muli po, nawa po ay paunawaan po kayo ni Yahawa sa aral na ito. At alam po natin na talagang napakaraming umaasa, milyong membro ang umaasa sa kanyang pagbabalik na sinasabi nila. Pero hindi na mangyayari yun. Kasi pag si Kristo hanggang sa ngayon wala pa sa puso mo, tama nga yung pag-aantay na ginagawa mo. Samantalang yung mga alagad, si Kristo nasa kanilang puso na. At ngayon, naramdaman namin na talagang si Kristo ay nasa puso namin. Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa.